Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila." At sinabi ni Abram, "O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin kung ako'y nabubuhay na walang anak at ang mag-aari ng aking bahay ay itong taga-Damaskong si Eliezer?" At sinabi ni Abram, "Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at narito't isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko." At narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsabi, "Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo." At siya ay inilabas at sinabi, "Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo," at sa kanya ay sinabi, "Magiging ganyan ang iyong binhi." At sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon na nagpapaalis sa iyo sa Ur ng mga Kaldiyo upang ibigay sa iyo ang lupaing ito na manahin mo." At sinabi niya, "O Panginoong Diyos, paanong pagkakilala ko ng aking mamanahin?" At sinabi sa kanya, "Magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang bakang 3 taon ang gulang at ng isang babaeng kambing na 3 taon ang gulang at ng isang lalaking tupang 3 taon ang gulang at ng isang inakay na bato-bato at ng isang inakay na kalapati." At dinala niya ang lahat na ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna at ganyang pinapagtatapat-tapat ang kalalahati datapwat hindi hinati ang mga ibon. At binababa ng mga ibong magdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abram. At nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abram ng mahimbing. At narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay suma sa kanya. At sinabi ng Diyos kay Abram, "Tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila at mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa 4th na sali ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amorihiyo." At nangyari ng paglubog ng araw at pagdilim, narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, "Sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ang mga Siniyo at ang mga Sinisiyo at ang mga Sidmoniyo at ang mga Hitiyo at ang mga Feriziyo at ang mga Rephaim at ang mga Amorhiyo at ang mga Kananiyo at ang mga Gergisiyo at ang mga Jebusiyo